magandang buhay mga ka-okay! For today's video ay puntahan naman natin ang balitang sports dahil merong napakagandang balita sa ating sports, sa ating palakasan. At ito'y mga 2 linggo na nakakalipas. At alam nyo, naghihintay-hintay ako ng mga mag-react. Pero wala akong nakikita ang mga reaksyon. Hello, hello mga sportsman dyan, mga manlalaro, atleta, coaches. Galaw-galaw naman tayo dyan. Bakit wala nagre-react sa napakagandang balita na ito? Kaya eto, ako na ang napilitang mag-react sa magandang balita na ito. Dahil ito ay mismong nanggaling sa Malacañang. Eto, panoorin natin. The Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, IATF-EID, has allowed basketball and football players to resume their training, Malacañang said on Friday. During a laging handa briefing, Presidential Spokesperson Harry Roque said the IATF-EID, during its meeting on Thursday, approved the resumption of practice for the 2-team sports amid the coronavirus disease outbreak. Pinayagan po yung practice at conditioning ng basketball at saka ng football. The practice and conditioning of basketball and football players are now allowed, Roque said. He said the IATF-EID had given its approval following the request of the Philippine Basketball Association and Football Association. Ayun, nakita nyo tong balitang ito, di ba? Napakatibay dahil sa mismong Malacañang nanggaling. At ito'y napakagandang balita para sa football at basketball. Di ba? E, paano naman yung mga ibang events? Di ba? Kagaya ko, ako ay may programang softball at baseball. At paano naman yung mga ibang events? Di ba? Ayan, ay eto, kung pinayagan tong larong to, panoorin natin. Papanoorin natin tong maigi, tong mga larong to, football and basketball. Pinayagan yan, ha? O, ayan, tingnan nyo, panoorin nyo. O, ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? Halos magyakapan, halos maghalikan na ng mga yan. Dahil kailangan nilang pag-agaw-agawan yung bola, hindi nila maiiwasang magdikit-dikit. Ha? Pero, ayan, pinayagan. So, pero hindi ako, baka isipin nyo, against ako dyan sa larong yan. Ako, ako po ay sportsman at talagang lahat ng laro tinatangkili ko at natutuwa ako dahil talagang yan ang pasimula para ang ating mga manlalaro ay payaga makabalik sa ensayo. Ha? At ngayon ikumpara naman natin, tingnan natin yung mga ibang events, di ba? Na dapat ding payagan ito, panoorin nyo. Ayun, kitang-kita naman natin, di ba? Kung ikukumpara natin, yung basketball, football ay pinayagan, di dapat itong ating event na ito, itong like baseball and softball ay dapat ring payagan at saka yung mga ibang event. Di ba? Dahil kitang-kita naman natin, mas malalayo ang distansya. Ha? Ay sa football, sa basketball, oo, maraming pera diyan, may pera diyan. Pero hindi 'yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, paano naman yung mga ibang kabataan, yung ibang events na talagang nagpupursige, nagsisika para makapag-aral ng libre, magkaroon ng scholarship sa college dahil sa kanilang paglalaro, 'di ba? 'Yun ang ating bigyan ng pansin. Kaya kung pinayagan, dapat ay payagan na rin natin yung mga ibang events na mga ibang sports na talagang gustong-gusto nilang mag-training na rin para makapaghanda sila sa kanilang mga susunod na, sa kanilang mga darating na laban at yung iba marami naghahanda para sa kanilang pagta-try out sa college para magkaroon ng scholarship. Ayan, di ba? Ngayon naman po tutukan natin yung last part ng balitang pinakita ko sa inyo. Sabi doon, he said, sabi ni Secretary Roque, he said, the IATF-EID had given its approval following the request of the Philippine Basketball Association and Football Association. Ayun po, ang PBA at ang Football Association ay nag-request na makabalik na sa kanilang mga ensayo at granted. Kaya ito po, hindi po ako nagmamagaling. Wala po ako nakikita kasing reaksyon. Kaya ito,
in behalf of the athletes and coaches at mga taong umaasa po sa sports, ay nananawagan po kami kung sino man ang mga nakaposisyon para mag-request na tayo na makabalik na ang ating mga manlalaro sa kanilang ensayo, dahil ito pong mga batang ito, itong mga atletang ito ay talagang totoong nangangarap at umaasa na magkaroon ng libreng edukasyon sa college, kaya po sila ay nagpupursige. Kaya ayun po, sana ay makarating sa inyo itong panawagan na to, na mag-request na rin tayo na para tayo ay payagan na bumalik na sa ensayo itong ating mga ibang manlalaro. Ayun po, maraming salamat po. At inuulit, hindi po ako against dun sa balita na pinayagan ang basketball at football. Gustong gusto ko yon. At meron akong reaction video, very positive reaction video para dun sa pagpayag na makabalik na sa training ang basketball at softball. Abangan nyo yon. Ay. Basketball at football. Abangan nyo yon. At ayun po, sana po i-share niyo yung ating video, makarating sa ating mga atleta, sa ating mga coaches at sa mga sa kinauukulan, para tayo ay makabalik na ng normal na training ang ating mga atleta na nangangarap na magkaroon ng libreng edukasyon sa college. Maraming salamat po sa inyong panonood, at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.